talaga in the early stages of the game, the lineup. So I like it, and the scaling is also pretty good, even on their support to Popoling Koopa. Okay, let's try to make sense out of this. Tama yung sinabi mo about Omega. I like the teamfight composition. But you know what? For the side naman dito ng Blue Fire, let's see what can they do. Kung mapapansin mo dito, paano yung ginagawa ni Heath. Tinapakan niya na naman dito yung dalawang trap. Grabe. Para hindi makuha basta-basta dito. Ni-reset? Yung buff ng mabilis. Ni-reset niya at pinauwi niya. And that will cause delay. Para dito kay Limbs. Kung carry nga to, kung carry si Lina nga to, sobrang delay na yun. 1-2-2 nga. Oo. May kasama sa taas si Helgert. Sineseparate na naman, sineseparate nila yung dalawa, yung Hylos tsaka yung Kufra. I like the idea. Kahit pa paano, kumbaga ang ginagawa ni Blue Fire dito, meron silang ways to adjust. And at least pwede sila mag-backpedal dun sa pinakadulong pick nila. This is a plan. This is a good plan, Omega. Pero kasi mas simple lang talaga yung gagawin ng Omega dito. Tingin ko din, Ed. Kunat is going to be a big factor here for Blue Fire. Kailangan gamitin nila to in the early stages of the game. Right now, though, Limbs at 1.5 minutes is still at level 1. That is not a good sign para sa Blue Fire here. Mm-hmm. And Crimson dito, tinamaan ng trap. Let's see. And finally, simulan nila yung kanilang buffs. With ito the na help. Naman si Heath. Ito na naman si Heath. Si Heath. Then, tagpatulong na sila kay Secret Egg. Sure na yun. Dapat makuha na talaga nila yun. Or else, wala na talaga. Sobrang mabibehind yung Selena ni Limbs dito. Chu, on the other hand, is just having a lot of fun. He's just going back and forth to the lane. That's fine. That's normal. Right now, though, I think scaling is definitely going to be better here for Omega. Even now, pinapakita ni Crimson na hindi naman pwedeng basta-basta lang kaming matatalo. Paraso-paraso muna konti. Wala nang mana si Limbs though, so he can't really go all in right away. And they will be forced to back off. Mm-hmm. Doshi dito, going in, 3 slashes, pero mananakop siya for every single one. Hindi siya makakaharap. Secret dito, kahit yung pagkuha niya na lang yung jungle monster sa gilid, hirap contest pa. Oo. Grabe yung pressure na ginagawa ngayon ng Omega. I mean, this is just all the pressure that you can ask for. And it's working out very well for their side. The blue side is on fire. 1,000 gold lead. Wala pang kills na nagaganap. Pure ano lang yan, halos sa minions lang yan at sa jungle. Ganun na kalaki agad yung agwat nila sa ekonomiya. And there's the bite. Uy, tumama si Limbs dito. And that was a really good job from Limbs, realizing na kaya niyang tamaan doon etong si Popolan Koopa. But you know what? Talaga makukuha at makukuha nila yung first blood na yon. Chu trying to fight as well, pero Toshi will just disengage. Maganda ang buhay ni Kirchy dito sa may baba. Yeah, tahimik lang. No? Tahimik lang siya, hindi siya masyadong nagagalaw dito. And Secret knows din na kailangan niya kontrolin yung mid at saka yung bot. Just because they have to cover up for Limbs kasi hindi din ganun kabilis talaga umikot-ikot ang isang Selena kung hindi siya support. Tama. Kasi you're gonna be forced to stay on the lane para saluhin yung mga minions. Ngayon, si Grim naman ang papahirapan dito ng Omega with another kill and a possible turtle take. As long as everyone stays safe and nagbaback na yung top lane ng Blue Fire, alam nilang pwede mangyari ito. Umakit na Omega trying to go some push, some poke damage onto the Kufra at pati si Chu mapapaback na. Okay. So at least Blue Fire dito, they're backing out kapag hinuhuli sila dito ng side ng Omega and they have the presence of mind pa to do it. But the thing is, kapag ka nag-i-invade kasi dito ng ganito kalalim etong Omega, minokuha sila isa o dalawang jungle monster sa inyo. And Fuzakin dito napilitan mag-flicker, bouncing ball to get out. They get the enemy turret dito sa may taas. And that is going to be the start of the dives na gagawin dito ni Roger. Pretty sure about it. Kasi ito lang talaga yung pinaka-goal nila. And as you can see, there is the Kufra going down. Fuzakin dito. Tatanong nila Kripsu and a nice heads up play na kumuha sila dito ng sarili nilang pick off at nagiging proactive sila sa mapa. Yep. Good job, Blue Fire. That is exactly what Blue Fire needs to do. Hanapin nyo yung mga kaya nyo i-take down na targets. Heat is going to be the big one dahil nagamit niya yung mga ultimate niya. Plus, he is also in an off position. Now, Toshi, pwedeng sumunod dito pero HGC malapit-lapit naman will be missing on the arrow. Now, what is gonna happen here to Omega's
sport, he's gonna have to look for more ways to finance Lina. I think nag-start ng mag-push yung Blue Fire. Nagsimula sila mag-push ng Vision, and yung top lane naman yata target na ngayon. Uzaken, nice initiation, pero Toshi dito, napakataas ng kanya sustain! What? Four-man ultimate! Make that another four-man ultimate from Haze! At double stun setup, tingnan natin sila Toshi dito. Humahabol pa sila, Limbs trying to go in for the dash. He will be forced to use the flicker. Gripzu, hindi na siya ipipilit ng side dito ng Omega. Yep, aso na naman ang sumalo ng pana, and the push is going to happen dahil doon sa pressure na yon. Secret, todo bigay, todo depensa, pero hindi pa rin sapat. He'll be going down there on the bottom side by the pressure from Omega. And 5,000, almost 5,000 gold lead here for the blue side at 6 minutes in the game. Kailangan dito ng ano, ng Blue Fire na kailangan nila sundan din yung rotation na ginagawa ng Omega. Not really because dapat nilang gayahin or dapat nilang, alam mo yun, sundan talaga para manalo. But it's for the idea lang na kailangan hindi libre si Omega dito na kunin yung mga pick-offs, kunin yung mga turrets. Kailangan na susundan talaga nila. Yeah, that's happening. And hindi din dapat malibre itong mga objective. Itong turtle na to, sobrang libre ngayon. There was no answer whatsoever. I mean, the downstreak is great, pero it's not really doing that much to help the other members. It's just sustaining the lead by itself. Even right now, Hajizi, gigil sa lugo! Going for the kill on Secret, he goes down as well. And hindi na kinakailangan nila Kurt dito na mag-effort pa as Hajizi will just go in. Ito yung sinasabi natin, this guy knows what to do and when to do it. Ito yep. Si Hajizi. Timing and the opportunity by your teammates is all you need to do. Max and surprise, even Haze is not dying in this lineup so far na ginagawa ng Omega. Good timing on the support as well. Hit! Drop muna dun sa kabayo at mukhang babagsak na ngayon ang bawas ni Hajizi. Looking good here so far for Omega. They are pushing non-stop. Blue Fire. Hirap mag-def ngayon. Will they be able to hold this for long? There is going to be this push onto the middle lane. Mapipigilan pa ng Blue Fire. Omega dito, they're rushing in. They're gunning in. They want to end this game early. Nasa turtle pa lang tayo halos, Rockhart, pero gusto nang tapusin dito po sa akin. Nice initiation in mind, pero hindi umabot yung pag-charge up ng kanyang ultimate doon. It's going to miss, but it will force back Omega. Yep, the force back is good. This is exactly what you need to do now, Secret. Kailangan, wala na, na-push na. Nakapag-split push na naman, Secret, easy. That is just something that's gonna keep happening here now because ang laki na din ng agwa ni Curtizzi dito kay Secret. 1-2. Over 0-1-2. It's just barely good on the gold. There you go. Secret dito, kapag may nahuli na knock-up or may nahuli ng isang stun dito from Heath, that's going to be it kasi sobrang taas ang damage output ni Hajizi ngayon. Yeah, isang knock-up na lang. Isang stun na lang actually kailangan nila. Even Toshi, 4-1 and 0 right now on that Khalid is napahapti na din. And as we all know, etong si Toshi, meron siyang success into using this Khalid. Naka-BOD na rin siya dito. But Toshi, nahuli siya dito sa may gitna. Kung sino pa nag-initiate siya pa ang napakasahan. Fuzakin dito will be the next target. Hajizi, clawing his way dun sa kalaban niya. And he wants to take down the turrets onto the middle lane. Binabasag na nila ito unti-unti. All the lanes are pushing to the side of Blue Fire. Mapipigilan ba nila ito? Haji, he goes for the minions. Let's see. Makiklear wave ba dito ng side ng Blue Fire? They have good clear wave naman kahit papano. But still, is this going to be enough? Ang hirap dumapit sa Omega ngayon. Merong aso. May werewolf. Saan kami lulugar? Hindi ko yung mga defensa. Tower goes down. Inhibitor top and bottom gone already. And it's gonna be the glorious pathway, patakbo! And that is going to be the aggression from the side of Omega dito na nagpaparusa sa side ng Blue Fire. They're trying their best to turn things around. But look at this, Hajizi, zero-zone out ngayon, dalawang tao dito to the side of Blue Fire. Look at that ultimate coming in, kalmot-kalmot ng konti. And that is going to be Omega winning. May laban to, for sure.
hindi sila masyado mapipressure as ng Omega, kaya nilang pigilan. So, yung requirement, gawin mo lahat ng gusto mo. So good. Yep. And they have the tools to do that right here on Game 2, mga kaibigan. For Omega versus Blue Fire. 1-0 so far for Omega. Looking really good. Level 1, laban agad. Sabi nga ni Butters. At hirap. Halos basag na agad ang Firaga armor ni Secret. Mm-hmm. And Secret dito is going to the middle lane para i-clear muna yung waves. While etong si Limbs, siya kasi Fuzaken ay nandoon sa side ng, what do you call this? The purple, the orange buff. Mm-hmm. And tama nga, it is going to be a... Oy, hindi, nasa purple pala sila. Tapos si Thams kinuha yung orange nila. That's a good trade. That's a pretty good trade. And aggression coming from Cortez here. Mm-hmm. So far though, Omega, Blue Fire is looking better compared, again, of course. Ulta, compared to last game. The draft didn't look like it was going anywhere. Right now, they have some S tier heroes. And Chu is not on a super carry hero. He is on a Uranus. Okay, so meron tayong tinatawag dito na pressure na nanggagaling from a Uranus and a Balmond matchup. Kailan magiging maganda ang Balmond against Uranus? Pagka madaming minions. Because you can regen yung buhay mo kahit papaano. Exactly. Innate yung regeneration na meron kasi dito talaga si Uranus. But for Toshi, as long as merong minions sa side niya at natitake down yun, nag-regen siya nang nag-regen. Yep. In short, maganda yung laban mangyayari with the Balmond and the Uranus hanggang mamaya. But expect that to happen later on as it's going to be more team fight here sa top lane around the turtle area with the 70-second respawn timer. Alam nilang kailangan nila mag-pressure agad and they're doing it right now. Mm-hmm. And Limbs dito, wala pa siya shadow kill. He could have pulled the trigger on that pero yep. Sabi niya, kulang hindi eh. Na lang gagawin. Kulang and Heath gets punished. Step in the right direction from the side of Blue Fire. Ito yung sinasabi natin na hindi natin nakita kanina sa kanila the certain type of aggression kasi nga na-set up sila to 1-2-2 strat. And it really just stopped them from doing anything else doon sa may mapa. That looks so much better. Shadow kill activated na ngayon pero hindi naka-stacks ng maayos kay Heath. Yung passive ni Hayabusa, that's why he will still be rolling strong. Lakad matatag pa rin dito sa mid lane with the grass. With the grass gaming. Mm-hmm. Ayan, hindi pa, hindi pa rin sila on the buff very, very soon. Mm. Omega dito, they are really just putting pressure dun sa may mapa ng Blue Fire. Pero ang Blue Fire naman dito kahit papano sa totoo lang, hindi sila nagbi-break dun sa pressure. And this is good for their side kasi kung kaya mo i-punish yung Hilda, i-punish mo yung Hilda as much as possible. Yeah, do it as much as possible if you can kasi right now the Hilda is going to just grow stronger and stronger with every assist it gets. So ngayon pa lang dapat actually they are doing their very best to put it down. Oy, Haji dito going in, Tempest of Blade, Secret dito, well time pero that is going to be a kill for Hajizi. It wasn't really enough. Kumbaga, may dash pa na isa doon si Link. Yep. And that's gonna be a turtle taken by Creepzoo. Nakuhaan nila ng buff ito Omega. That is very important. Remove the buff from Hajin. Remove the turtle buff from the Link. Mm-hmm. It is going to do well for Blue Fire. Heath, on the other hand, going 1v1 with Fuzaken dito. And Fuzaken, probably pwede siya makipag-even dyan kung yung only fast niya ay up. Pero without the only fast, I don't think nakakayanin talaga ni Fuzaken dito yung innate tankiness and damage output in the early game ng isang Hilda. Yep. And the Hilda is just going and going, like I said. And syempre si Lips naman, gagamitin lang yung Shadow Kill mostly for clearing the waves for now. Until he gets items. Yung items lang iniintay talaga dito ni Lips para sa Hayabusa na to. And ang Omega naman, nag-aabang sa gilid. Masakit sa kita mga pass. Kayang-kayang parusahan. Flicker already used for and the Hilda, but it's not gonna be enough. Hajizi dito going in. Look at the ultimate coming up from Haze. Lahat sila dito natigilan at hindi nila i-pursue yung chase. Sabihin na natin dito, Omega was in a bad spot. Pwede sana sila parusahan doon. But the timing from Haze just, you know, evened up yung position and hindi na i-pursue yun ng Blue Fire. Blue Fire dito doing a great job just good holding job on to the map. Nabibigyan nila ng scaling dito si Chu, si Creepzoo, at si Limbs. Fuzaken and Secret dito, ang ginagawa lang nila, just clear the waves. Huwag mo lang ipag-push dito yung Omega. Yep. Omega, they have the aggressive lineup, pero si Heath dito, may dalawang deaths na siya. Napaparusahan siya, and that's a good
That's good news for the side of Blue Fire. But for Omega, hanggang kailan kaya gawin ng Blue Fire yung pag-hold nila? Sa totoo lang, yes. It all depends as well on Fuzaken. Yung control na ginagawa ni Fuzaken dito, it's really doing great. It's threatening Omega na pag lumapit kayo, pag medyo naging overconfident kayo, merong sipang dadating sa inyo at papupunta siya sa tore. So, medyo hindi maka-pressure, hindi maka-all-in yung Omega by the control na ginagawa ni Fuzaken. So, very good job there. On the other hand naman, ang Omega, they're slow and steady. Ito yung lineup pang slow and steady talaga. Kasi mag-scale at mag-scale yan kahit anong gawin mo. Mm. Except maybe for the Balmon. Pero everyone else scales very well. Mm-hmm. That is true. You know what? Blue Fire, they have to make the most out of this. Immortality na si Secret dito. That's good news for them. They have two stacks of Firaga armor for the next fight if they need it to be two stacks. At kailangan pa magamit talaga immortality na yan. First Crypto, next target, Haji. Piercing yung defense capability dito ng side ng Blue Fire. And yep, this is where things go bad for Blue Fire. Kapag natutumba si Crypto, pwede sila mag-push. Yep, and hindi naman gagawin nila. They will go for the fight. Ito na yung sinasabi natin. Trade in for Fuzaken. Gonna be going back. Six Secret. Again, threatening na din with that immortality. Medyo kaya niyang tiisin ang sakit ng mundo dahil dito. Pero sa ngayon, kita niyo yung confidence na kuha ni Hajizin. Nakuha niya yung turtle buff na yun. It's a big deal. Now, kaya na niyang mag-push at confident na silang mag-take ng laban. Mm-hmm. Omega. What do you do? Kasi hindi din talaga nagbibigay yung Blue Fire ng opening dito eh. They're doing a great job just controlling yung sense ng Blue Fire dito. Yung sense ng Omega dito na parang kailangan na nilang umaksyon ngayon. At habang nangyayari lahat yon, sila hit dito, nakita mo, pumapasok na dyan. And can they punish this? That is the question. No, they can't. No, they can't. Oras na para umaksyon, sabi ng Omega. And they are doing it all around the map. Even dito sa orange buff, netong si Nish. Buti naman na secure niya against Toshi. Pero, again, Omega still looking really good. Ito na yung backup. I mean, hindi naman din talaga plano ni Toshi, nakawin talaga yun, 100%. Kesa mapunta lang sa kalaban, di ba? Kesa mapunta lang sa kalaban, kung baga lagyan mo na ng onting pressure. Oo. Pero kasi si Limbs, may retry. Siyempre. At yung retry naman na yun, kahit pa paano, aabot siya bago dumating etong turtle na to. Yung turtle lane, nakikita nyo, 14 seconds na lang. Haji, na-push niya na yung baba, na-shove niya na yung baba, and Omega dito, ganito sila mag-setup. Pupush nila yung baba, i-show nila yung baba, hahayaan nila isang tao sa Blue Fire na gumawa ng push or ibabalik nila, equalize nila uli yung lane. So, ang gagawin naman ng Omega dito, nandun na naman sila sa turtle. Yeah. At ibig sabihin nun, this is going to be a 4v1 fight. So, sabi ng Blue Fire na lang, huwag na lang natin i-contest kasi hindi rin magiging pabor sa atin yan. Yeah, and for Omega, equalize lang yung lane pressure, okay lang sa kanila as long as they can get yung mga objective na ganito. And they are successful in doing so. Ngayon, matetesting ang defensive capabilities nitong Blue Fire laban sa rumaragasang Haji-Z dito sa link. Now, they have to be careful here. Toshi, oh. Si Secret talaga dito yung target nila. Si Secret yung trip nila dito. There's the Farsa is there, pero papansinin mo yung presence si Crypt dito, hindi mo masyadong nakikita. Because, naaabot din siya ng side ng ano, ng Omega. Exactly. There is a possibility na maabot talaga siya ng Omega dito. And Limbs, having a good time, hindi pa siya na-take down dito because that also equalizes din or sabihin na lang natin, goes up din na wala talagang solo target catch dito yung side ng Omega for a Hayabusa. Yep, there's no way. They don't have that insta-lockdown, di ba? They don't have that. Kasi may damage sila eh. Kaya nila yan eh. Halos damage nga lang yun eh. Actually, yung crowd control ng Omega sobrang limitado lang talaga. Sobrang limitado lang. Na kapag nakakuha ng magandang posisyon dito si Lin, this is going to be a problem for Omega. Pero nakikita natin dito, Haji going for two. Toshi dito with the ultimate lethal counter. Is there Haze dito? Ito na yung hinahanap ni Limbs. Going in, wala din siya matumba. Nasa ipapabalik si Toshi. The flicker in is there. It's going to be the fight. Lumalaban na uli dito yung side ng Omega. Nalipat yung camera natin doon. Pero nandito na to uli tayo sa may gitna. And wala pa rin na takedown. Men, magti-10 minutes na. 2-3 pa rin yung laro natin. Ganun ka safe maglaro to. Nagka-clash na't lahat.
nagkakaubusan na ng buhay, walang namamatay. 2, 3, at 10 minutes. Pero overall, lumalawang pa rin obviously ang Omega with the gold score, the economy. That's what's important to this team apparently. Mm-hmm. Economy, economy, economy. It's very important. Manalo dito ang Omega. This is going to be a fast series, pero Blue Fire, hindi nila hahayaan yon. But in terms of gold, the advantage is certainly going to the side of Omega, pati map control. Yep, 7K gold lead still. Good thing about Blue Fire, hindi pa rin sila nakukuha naman ng inhibitor tower. So medyo nahihirapang mag-push in yung Omega because of the AoE capabilities ng kanilang mga hero. Plus yung magandang position din naman nila sa mapa. Help of Fuzaken as well, na hindi niya hinahayaang basta-bastang tumaamba yung Omega dun sa mga bush, di ba? Parang siyang tanod, no? Gahanap lang siya ng mga, ano ba, papasok ba kayo? Nasaan quarantine pass niyo? Mga ganun. So, oh, si Limps dito, nawala yung quad shadow. Nawala? Nawala bad yung timing? Quad shadow, bad timing. Oh my God! Sobrang dami niyang hinati dun. Yung quad shadow, hindi nakapag-intay, yung school bus, hindi nakaalis. Yung ano, going to shadow school na yung mga shadows niya, wala na. Hindi na nakapag-antay talaga. Pero si Haze dito yung naging collateral kahit papano. Alam mo yon, for Blue Fire, nakuha sila ng trade. Ang tanong, dapat ba nilang i-contest etong buff na to? Or should they go for si the Hito? Lord? Wala silang retribution, pero hinuhuli si lang talaga nila to. Kripsu will go down. Bad news for the side of Blue Fire, wala yung tagapag-defense nila. And Haji, nakikita mo naman yung pagiging aggressive ni Haji. Literal na talaga tumatalon-talon lang siya kung saan-saan na. Nakaabang na lang siya sa unang magiging target ni Hit, ni Toshi at Curtizy. So, komportable lang si Ling sa gilid. Like, I'm a chillin', you know? Tapos biglang, okay, good case ko to. Ganun. Alam mo, ganun lang din yung ano, requirement kay Haji. Kapag ka nakita niya nagamit na yung Way of the Dragon ni Chu, okay na. Ni Chou. Okay na, no? Ni Chu tuloy, ni Chou. Iba pala yung Chu pala, yung Uranus. Kapag ka nakita niyang patay na, or wala, nagamit na yung Way of the Dragon, go time. It's time to go. Automatic. Wala nang pipigil sa akin, automatic. Wala nang mag-knock-up, walang sisipa. And the crowd control is not reliable for Kripsu naman. Si Kripsu, ang ginawa naman ng Omega, hinabol nila sa likod using the Ling as well. And si Hit. Si Hit din, pansinin mo, tuwing lalapit yan, unang mamatahin yan, nasa na kaya si Kripsu? Ganun unang yung ginagawa lagi. And it works out well for Omega. Yes, it does. Rockheart, yung Lord natin, nagmamarch dun sa may top lane. Yep. Dito naman sa may baba. Tingnan natin kung paano si setup dito ang side ng Omega. Yep. How will they use this Lord to their advantage? Wala ng Firaga armor dito si Secret. And slowly marching ang Lord sa may top lane. Haze dito with the Winter Truncheon. Makadepensa pa kaya ang Blue Fire? I think they will need to just keep Kripsu alive para lang makadepensa and it should work out. Naka-Berserker's Fury na din si Balmond. So this is going to be damage, crits and crits. At andito na ang Lord, si Secret, sinusubukan niya i-control yung mga pangyayari dun sa may taas while dito sa may baba. Fuzaken going for the kick, the flicker is there. And Haji Z going for Kripsu. Kripsu dito, wala siyang ultimate for a few seconds. Tingnan natin kung aabot pa sila ng cooldown dito. Limbs going 1v1 with Haji. Ang dami nangyayari dun sa may buong mapa. Feathered Airstrike nandun sa may gitna ng base. Finish this, that is the question. Secret on the other hand, getting a kill on Toshi. And mapipigilan nila yung onslaught na ginawa dito ng Omega. This is a successful defense for Blue Fire. Although madami silang binigay para makamit yung depensang ganito. Chu is doing a good job of clearing the waves non-stop. Look at the Gillette Instant Replay hashtag Shape the Day. I think this is exactly what they need to do. Walang lalabas muna. Walang mag-overextend. Ispam nyo lang yung mga apoy. Ispam nyo ang bird droppings mula kay Kripsu. And this should be fine. It should be fine indeed. Omega, they're just moving around the map. Not really caring about anything dito. As long as makuha nila yung buffs, makuha nila yung objectives na lalabas. 90 seconds till the Lord. They're gonna do fine. Blue Fire dito, the last line of defense is gonna be their tanks plus that tier 3 turret. Yep, and the tier 3 turret is holding steady sa mid lane naman, which goes to show na kaya pa rin talaga mag-hold ng Blue Fire
Pero until what time? Omega right now looking so good at 14K gold lead at 15 minutes. Medyo malaki-laki yung pagkakaiba yon at halatang-halatang mamang-mama na ang lineup nila. Fuzakin with the kick, it's not enough to actually slow them down. They're gonna still keep pushing here top lane. Getting ready na ang Omega na tapusin ang game na to. 50 seconds till that, Lord. I think Omega is still textbook. Systematic. So, minamata nila yan. Chill lang, no? Chill lang sila. Hindi sila yung tipong team na gagawa sila ng play, yung tipong na-dive silang lima para i-take down yung base. I think pass na sila sa ganun. They're not a team who does that. Parang alam mo yun, kailangan may disiplina sila sa lahat ng gagawin nila. And that is a positive sign for Omega dito. But risks may reward minsan eh. Yeah, for sure. But it's going to be the Lord. It's much easier for them, for the side of Blue Fire to, you know, contest that. Kasi sabihin na lang natin, Limbs has the retribution as well. So, yun lang yung threat eh. Si Limbs lang. Plus right now, ano ba si Limbs? He's 15, he's level 15. He's 1-1 and 1 on the Hayabusa. So that means almost maximum uptime siya. In terms of getting the farm. So he's gonna be very scared as well to go into that Lord if ever. Pero parang iba ang plano ng Omega. They're just slow pushing the waves right now. And they're waiting for Blue Fire to make a big mistake before they commit to anything here. I think the Lord is going to take a while. Matatagalan yata sila bago mag-go dito sa alam, Lord na to. Alam din dito ng Blue Fire kasi na hindi sila pwede yung mag-setup for the Lord eh. Pwede nila ilapit yung sarili nila sa area na yan. Pero with the lanes pushing kasi into the bottom lane, into the top lane, parang ang dami mo, preoccupied ka sa mga bagay-bagay. So, hindi mo talaga mapiprepare sa sarili mo. But Secret dito is trying his best naman to end this. That is going to be a disadvantage na agad for Blue Fire kasi wala nang last insanity. Oo, tama. I think that's it. And they are, inatay nila yung pagkakamali that happened. Fuzakin got taken down 40 seconds in. Although nag-push the Limbs, this should be an easy way for them to take the Lord. And that is going to be uncontested. Tumatalo na sila dito. And si Tams na nga, yung nakikipag 1v1 dito. Patras na ang Blue Fire. Will Limbs make it in time? That is the question. Pwede pa niyang hulihin to? Hindi na niya magagawa. Hindi niya na magagawa. The form here for Blue Fire is really hard to find their win condition for them. True. Mauhuli din siya. Immortality will be popped. And I don't think that will be enough. Grabe yung damage output talaga ng pinapakita ng Omega dito. Ripsu, still alive. Pero at this point kasi, kung may dalawang heroes na tanggal dito for the side of Blue Fire, hindi mag-hesitate ang Omega na mag-dive eh. Yep, singular targets, one by one, Omega are not scared anymore. Hindi pa rin sila nagmamadali oh. As in literal, hindi pa rin sila nagmamadali. Slow and sure lang talaga eh. Slow and sure. Ayaw ng Omega dito gumawa ng mga risk. Kahit sabihin mo calculated siya and mas mataas yung percentage na mag-succeed sila. Hindi. Sabi ng Omega dito, slowly but surely, dun tayo sa sure win. Hindi pwedeng sabihin na lang natin dito na bahala na kasi mas maganda yung items natin, mas maganda yung tempo natin, mananalo na tayo. Ang ginawa na lang nila dito, inantay nila yung Lord and they ended nung dumating na...